Ano pong order niyo? Hindi ko alam eh. Ano pong marirecommend mo? Girl, ano bang masarap dito? Yung barbecue or yung kebab? For sure kasi alam na alam mo naman yun eh. Kasi magaling kang manuhog, di ba? Pero food ang pinag-uusapan natin, girls. Hindi lalaki. Nakakahiya. Mag-best friends pa ang pinagsunod. Teka, kayo ba yung nagpakalat ng pictures? Excuse me, bakit ka naman namin pagkakaabalahan? And besides, natanong mo na ba yung best friend mo? Ano yung ibig sabihin? Hi, Celine. Ako at si Margot lang nakakaalam ng tungkol dun sa pictures. And definitely, hindi ako nagpakalat noon. Hindi magagawa ni Margot yun. Well, I guess you don't really know her. Girls, yung mga aso, naging full-blown bitch na. And I guess you're already against each other. I like it. Liam, ayoko pa umuwi. Pwede lumabas muna tayo? O sige, saan mo ba gusto pumunta? Kahit saan. Sa clubhouse, kasi mo? Kasi nandun si Celine. Margo, wala namang masama kung magkausap kayo ni Celine. Mas magiging madali pa nga sitwasyon yung dalawa eh. No thanks, Liam. Bakit mo sobrang concerned ka kay Celine? She's nothing. Margo, what do you mean she's nothing? She's something to me. Kaibigan ko rin naman si Celine. And nilagay ko siya sa isang sitwasyon na hindi madali para sa kanya. So Margo, huwag mo sanang masamain na concerned lang ako sa kanya. Siya naglagay ng sarili niya sa sitwasyon na yon, Liam. Hindi kasi yung nag-iisip. Margo, kung ikaw nasa sitwasyon niya, makakapag-isip ka pa ba? Di ba, hindi naman madali na sa isang iglap malalaman mo na you're living a lie, di ba? And siyempre, kung ikaw nasa sitwasyon niya, I would do the same thing for you. Hindi tutulungan na. Kita. Kalimutan mo na, Liam. Alam mo kung lagi mo na ipagtatanggol si Celine, huwag na lang tayo magsama. Ayaw kitang makasama. Akala ko pa naman kaibigan kita. Puro ka Celine. Margo! Margo. Can I get another waitress, please? Excuse me. Huwag kang mag-alala. Magpapatawag ako ng iba. Kailangan mo munang sagutin yung tanong ko. Celine, I don't want to listen to anything you want to say. Gustuhin mo man o hindi, kailangan kitang kausapin. Ikaw ba nagpakalat ng picture namin ni Liam? Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit ko naman yung gagawin, Celine? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, pinapahalagahan mo yung mga kaibigan mo. Maaring ako wala akong halaga sa'yo, Margo. Pero sana naisip mo kung ikaw nga may gawa nun, sana naisip mo na naapektuhan din si Liam. Huwag mo akong sasabihan, Celine, kung paano ko tratratuhin yung mga kaibigan ko. Tama ka, kaibigan ko si Liam. At hindi ko siya sasaktan. Ikaw nga yung nagpapahamak sa kanya eh. Boyfriend stealer. Friendship record. Alam mo, Margo, sumusobra ka na. So what do you want? Margo, Celine, what's happening here? Si Celine. Nadala lang po talaga ako. Totoo ba na ikaw ang nagkalat ng mga pictures ni Liam at ni Celine? Of course not, Lola. Lola, kilala niyo po ako. Hindi po ako ganun. I just wanted to know your side. Lola, don't tell me na hindi kayo naniniwala sa akin. Bakit po ganun? Parang lahat na lang po kayo iniisip ko ano yung kalagayan ni Celine. Kung nahihirapan si Celine, ako rin naman po nahihirapan. Simula po ba ngayon, ganito na lang parate. Margo, you shouldn't feel that way. Kahit hindi natin kaano-ano si Celine, I will still ask you the same question. I just need to clarify things. Hindi ko po alam kung bakit ako pinagbibintangan ni Celine. Hindi pa po ba sapat na nasa kanya na lahat? Hindi ko alam, Lola. Hindi ko po alam kung bakit kailangan ako ipagmukain niyang masama. Bakit ganyan ka mamagsalita, Margo? Kasi alam niyo po kung ano yung masakit. Kasama ko yung pamilya ko. Pero I feel so alone. Kaya hindi po nakakatulong na pinagbibintangan po ako ng kung ano-ano. Excuse me. Nalo dito ah.